panakit ng tao. Kaya niyong pumatay. Para lang makuha niya yung katawan niya. Tinanggap mo na lang kasi noon pa lang. Napatay ka na din sana. Hindi na humatong lahat sa ganito. Maraming problema ngayon si Krishan. Kailangan niya ang kaibigan niya. Kung papadaig ka sa takot, habang buhay kang magiging alipin, kung ano man yung kinakatakutan mo. Bakit hindi mo sinabi kay mami na kaluluwa na lang ako? Dilinakaw yung katawan ko. Pag naniwala ang mami mo na patay ka na, hindi ka nahahabulin. If she's really your daughter, there's no need to panic. Papanigan ka pa rin ng korte dahil ikaw ang totoo at legal na ina ni Cheska. So let's just wait for the DNA results, okay? Darating din ang panahon ko sa nalang, mas lalakas pa ako. Hindi na ako matatakot sa sasal niyo! At pag dumating yun, Krishan, wala na kayong pawala sa akin, nakakamal mo! Wala na! So wala mo ko ibigay kay Cheska, pati sa nanay niya. Patunayan mo sa akin ang mahal ng mahal mo. Pakiusap ko lang sana sa'yo, huwag nang sasaktan si Krishan. Kahit na sino man sa pamilya ko, kung galit ka, ako na lang sana saktan mo, anak. At pinagtatagal mo pa talaga yung mga anak mo? Walang hiya ka, magnanakaw kayo! Cheska, I'm sorry. Anak ko, meron lang ko talagang magagawa. Kaso hindi ko kaya. Hindi ko kayang patayin ang sarili kong anak para lang mabalik ko sa'yo yung katawan mo. I'm sorry, hindi ko kayang gawin yon. Ako, may magagawa ako. Kumanda ka dahil iiyak ko ulit, Geraldine. Hindi ko alam sa kanila kung sino mauuna, pero I'll make sure na both of them will die. Hello, Diego? Oh, sige. Babala ako, pupuntahan na kita. Krishan, nakala ko... Akala ko galit ko pa sa akin dahil sa pagkamatay ni Makoy. Bakit ngayon parang nagiging okay na kayo? Krishan, taong pumunta dito si Diego. Siguro... Dapat din naman ako magpakita sa kanya. Tsaka marami namang nagawa para sa atin si Diego eh. At isa na doon yung niligtas niya tayo kay Mama Ricard. Talaga? Krishan, ang sabihin mo lang hindi mo siya matiis. Dahil mahal mo pa si Diego. Krishan, may problema ba? Ayaw mo ba napantahan ko si Diego? Krishan, wala. Hindi naman sa ganun, pero... Sige na, Krishan. Nakakaya naman, kanina pa pala siya nandyan. Punta mo na. Mag-bless lang ako. Diego. Fishball. Namiss ko kasing magtinda sa kumain ng fishball. Baka ikaw rin. Kaya yan, nilalahan kita. Thank you. Ano nangyari dun sa kumain mo? Wala. Wala to. Okay naman eh. Huwag mo nang intindihin. Nakakamiss yung dati, no? Yung simple pa yung lahat. Yung hindi pa komplikado yung problema natin. Hindi mo kasi ang dinadala kasi yung buhay siguro na tuwing malalampasan natin yung problema, masalala tayong lumalakas. Ngayon yung madadating na problema, mas magiging mahirap,
mas magiging mabigat para subukan pa tayo. Magagawa lang natin ay lumaban, magpakatatag. Tapos pagkatapos nun, pwede tayong kumain kain ng fishbowl. Dati. Dati naalala ko, meron pa akong isang tao. Kasi tuturing kong kapatid na pagsasabihin ko at paglalabasan ko ng sama ng loob kapag may problema ako. Alam mo, Krisan, hindi ako yan. Kasi alam ko, Krisan, babae ang tinutukoy mo na yan eh. Babae na mahilig magsuot ng itim. Babae na makapal yung makeup. Babae na mukha bang panda. Oo. Kaya may tinutukoy ko. Sinori. Sinori? Nasaan na yan sinori ngayon? Miss Norris ko na si Penny? 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 Kaya ko. Penny? Madam Friend, sana lang huwag mong masyadong sanayin yung sarili mong naglalasing. Nalaso na talaga ng Gerald na yan yung utak ng anak ko. Nakita mo naman na nandito siya. Kulang na lang ipagtulakan niya ako dahil ayaw niya sa akin. Mommy, that's not true. I really want to be with you. Sa bagay, ano nga naman bang laban ko kay Gerald? 18 years na pinalaki niya yung bata at nasabi niyang nanggaling sa kanya. Binura niya na ako sa buhay ng anak ko. I don't care about Geraldine. Ikaw na kinikilala kong mami ngayon. Friend, bakit? Parang may kasama na naman tayo yung hindi nakikita. Salamat at maayos na ulit kayong mag-best friend kayo. Ikaw kasi, sinundo mo ako, kinonsensya mo. Talaga? Dahil sa'yo, kaya nandito si Nori? Yeah. Dahil nandito si Nori kasi alam kong namimiss ka niya. Pero kung hindi mo ako kinulit, hindi lalakas ang loob ko na magpakita kay Krisan. Alam mo ba, Frenny? Ilang beses yung bumalik sa akin para putahan kita. Pero lagi ko siyang nire-reject. Alam mo ba yun? Hindi niya talaga ako sinubuan. Gusto niya talaga na magkasundo ulit tayo. Salamat, Chego. Maraming salamat. Huwag natin gawing big deal yun. Basta para sa'yo, Krisan. Pero salamat pa rin. Nuri. Frenny, ano ba nangyari? Bakit biglang mo kong nilayuan? Alala ako sa'yo. Nagulat na nga lang ako na biglang ayaw mo na akong maging kaibigan. Trini, bakit? Trini, sina Jessica. Sina Jessica at Black Lady. Tinakot nila ako na magsabihin sa inyong dalawa ang totoo. Sorry, Trini. Sorry, Penetra. Sorry, hindi kita natulungan dati. Sorry. Dumundo ako. Sorry talaga. Trini, hindi.
Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Hindi naman ako nagalit sa iyo eh. Alam kong gusto mong tumulong. At alam kong may pumipigil lang sa'yo. Bakit sa susunod, sabihin mo sa amin agad ah. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung paano tatalunin yung mga masasamang espiritu na yun. Pero mahalaga, kailangan sabihin mo sa amin para meron kang karamay sa mga problema mo. Nandito kami para protektahan ka. Hindi sila basta-basta kaluluwa, Jayco. Lalo na si Black Lady. Gagawin niya ang lahat para ilapit kayo sa masama. Guluhin yung pamilya niyo. Huwag ka lang mag-alala, Fred. Alam ko hindi ako perfectong tao. At alam ko makasalanan ako. Pero alam kong kakabi ko pa rin ang Diyos. At alam kong kabutihan pa rin ang pinakamalakas nating sandata. Tama. Sorry uli ah. Nilayuan ko kayo. Pasensya na talaga, friend. Friendly, okay na yun. Ang mahalaga, okay na tayo. Wait, teka. Dapat mag-selfie tayo, Frenny. Dapat may selfie tayo. Wait lang, dapat may souvenir tayo ngayong moment na to. Sumama ka na. Picture daw, Rizal. Picture. Okay, ready, ready. 1, 2, 3. Smile. Mami, ako lang po ito, si Cheska. Kung sino ka mang multo ka, huwag mo na kaming guluhin. Hindi ako naniniwala na ikaw ang anak ko. Malis ka na dito, huwag mo kaming guluhin. Gladys, kumuha ka ng insenso. Dalian mo. Yes, ma'am. Yes. Mami, mami, ako po ito si Cheska. Don't do this. Wala po ba kayo nararamdaman? Wala po ba kayo nararamdaman na lukso ng dugo? Mami, ako po ito si Cheska, your daughter. Madam friend, oh, eto na ang insenso. Tingnan natin kung hindi talaga nakumatakot yung espiritu na yan. Umalis ka na! Hindi ka namin gusto dito. Umalis ka na! And now they will see na ako'y masama, sila yung mabuti, ha? Dahil tatabi ko siya rin kong nanay. And that's because they're all liars, Black Lady. Nuknukan din naman talaga ng kasakiman. Yung si Geraldine at Griselda, no? Kinuha na nga yung katawan mo, pati yung mami mo, dinamay pa. Wala nang natira sa'yo. Kaluluwa na lang. Kasi kasalan mo rin to eh. Kasi hindi mo lang sinabi kay mami na nakaluluwa na lang ako. Na nakikrisal yung katawan ko. Di ba nga sinabi ko na sa'yo kung bakit? Kailangan ipagpatuloy ng Marika na ipaglaban ka. Kailangan gawin niya yung lahat para bawiin ka. At ikaw din, kailangan gawin mo ang lahat para ipaglaban yung katawan mo. Oo, talaga, Black Lady. Papawiin ko ang dapat sa akin. Lahat ng tao kailan ni Rizal itatamay ko. I swear, Black Lady! Hindi ko na siya papayagan maging masaya. Hindi na silang magiging masaya dahil ginawa nila sa amin dalawa ng nanay ko. That's my girl. Sige, ubusin mo yung pamilya ng mga maluloko, mga ipokrita. Ganatihan mo sila, Jessica. They deserve it. Franny, so mag-iingat ka, ha? Maraming salamat. Masayang-masaya ako na okay na tayong dalawa. Ako din. Hindi na kita mamimiss ulit, friend. Salamat talaga pati rin sa'yo, Jayco. Ingat ka pa, uwi, ah. Text mo si Crisan pag nakauwi ka na. Yes.
Maingat ka. Salamat. Ingat ka. Nagwakit na rin ako. Baka hinahanap na rin kasi ako ni nanay. Salamat. Krisan. Masala ko nag-aarala dahil sa nalaman ko kay Nori. Pwede lang itang protektahan sa lahat ng oras. Gagawin ko. Hindi mo na kailangan mag-alala, Jeko. Ikaw na rin nagsabi sa akin, di ba? Kailangan ko lang lakasan ang loob ko. At sasamahan ko pa ng dasal para lalong hindi nila kayang guluhin yung pamilya ko. Sige, Krisan. Magtitiwala ako sa'yo. Magtitiwala ako sa'yo ng pagpulaitan ng sarili mo. Salamat. Salamat kasi kahit nasinungitan kita dati. Kahit na mahirap, alam kong nandiyan ka pa rin para tulungan ako. Salamat, Jeko. Bawin na ako, Krisa. Ingat ka. Hi, Krisa. Nanahimik ka na dyan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako sa ginawa ko. Pinagkatiwalaan ko yung sarili kong tatay. Tinago ko siya. Tuloy na damay ka. Pare, sorry. Sorry na paaga. Habang buhay, hindi ko makakalimutan. Babayaran ko yun. Pangako ko sa'yo, poprotektahan ko yung taong mahal mo. Si Krisan. Pangako yan. Gagawin ko yung lahat para sa kanya. Aray, sasakripisyo ko yung sarili ko para sa kanya. Para lang maging okay siya at yung pamilya niya. Pangako, Makoy. Teka, so si Cheska talaga may gawa nito? Pero huwag niyo na akong alalahanin. Gagaling din naman huti. Tay, huwag po tayo matakot sa kanya. Huwag niyo akong susuko sa kanya, Tay. Of course na. Hinding-hindi ko gagawin yun. At walang matatakot sa ating lahat. Tandaan niyo yan. And remember,
walang makakasira ng anuman o sino man sa pamilya natin. Wala. Hi, Tristan. Oh, relax lang. Ano na nangyayari? Power fluctuation lang yan. Okay? See? Sabi ko sa inyo eh. Madam Friend? O, kumusta naman po? Andito pa ba yung espirito? Parang wala na. Umalis na. Salamat naman. Ay! Ma'am, sagutin sana ko lang. Sana naman hindi na tayo guluhin yan. Huwag na siyang bumalik. Ito nga po. Excuse lang po. Hello? Madam Maricar's residence. How may I help you? Uy, desi ko lang pala yan. Oh, ano na? Ano, kumusta yung pinapagawa sa'yo ni Madam? Ah, okay. O, anong sabi? Ha? Naku, mabuti naman. Sige, sige, sasabihin ko sa kanya. Oo. Bye-bye. Anong sabi ni Tess? Naku, Madam Friend. Eto na. Talaga namang lalabas na pala nitong Wednesday yung DNA test nyo ni Cheska. Naku, pag nagkataon, Madam Friend, malalaman na natin kung anak mo talaga yung Cheska ang nandun kay Geraldine. Totoo ba yan? Oo. I can't wait. Alam mo, sa totoo lang, yan na lang nagbibigay ng pag-aasa sa akin eh. Sana talaga mag-match kami ni Cheska. Oo, at pag nag-match kayo, Madam Friend, isa lang ibig sabihin noon, ha? Niloloko ka ng Geraldine na yan. Kapag nagkataon, pagbabayarin ko talagang babaeng yan. Nagrabyado niyo kong dalawa ng nanay ko! Kayo ang masasama, hindi ako! Crystal, lumabas ka dyan! Huwag kang magtakot sa likod ng mga magulang mo! Ay, nai, huwag niyo kong mimigigin, Jessica! Huwag niyo kong mimigigin, Jessica! Jessica, anak! Please! Huwag mo na sasaktan si Crystal! Huwag mo na sasaktan si Crystal! Nakikiusap ako sa'yo, anak! Hindi kita pinalaki para manakit ng kapwa! Please, tigil ako na tawag-tawag na anak! Hindi naman kita nanay! Sige, ikaw, wisit ka! Bumasahan ka na nanay ko! Ayoko saktan ka, pero kailangan ko! Ah! Ano nangyari? Nandito pa ba siya? Wala na. Ano naman ito? Gulo-gulo na nito, Alan. Lumalala na ang sitwasyon. Ang gusto ko lang naman mangyari, maging kumpleto tayo. Ang gusto ko lang na mangyari yung hindi tayo magkawatak-watak. Yun lang ang gusto ko! Pero ano ba ito? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Geraldine, ito. Inumin mo to para mapahimbing ang tulog mo. Salamat. Alan, yung nangyari kanina, handa pa tayo na maging ganun yung buhay natin. Malakas yung kutob ko na hindi tayo patatahimikin ni Cheska. Hindi siya titigil hanggat hindi na nakukuha yung katawan niya. Hanggat hindi ulit namamatay si Crisette. Crisette, bakit kanyang tingin mo?
Ano? Isisiyong ba sa akin tong lahat, ha? Kasalanan ko ba kung ba't nadami sa nanay at tatay, ha? Priscilla, wala akong sinisisi sa'yo. Hindi rin kita sinusumbat at... Bakit ko naman gagawin yan? Bakit ko gagawin yun? Lahat naman tayo sinasaktan ni Cheska at alam kong hindi niya tayo titigilan. Kung sana ganun lang kadali, isuko yung anak natin. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi natin gagawin yun. Hindi natin isusuko si Kasyal. Alam mo, hayaan mo na lang ako mag-isip ng solusyon dito. Sa totoo lang, may naisip na nga akong paraan kung paano tayo hindi na magugulo pa ni Cheska dito sa bahay. Ano yun? Basta ako nang bahala. Leave it to me. Kasi inumin mo na to. And always remember, andito lang ako palagi. At babantayan kita. Si Crisan at si Crisel. Crisan, ano ba naman klaseng usapan to? Pipilitin mo na naman ba akong ibalik ko tong katawan to kay Cheska, ha? Crisan, ano? Babalik na naman ba tayo dun sa dati? Didiktahan mo na naman ako! Crisan, gusto ko lang naman ang makakausap. Gusto ko lang na makakaramay kasi nag-aalala na ako. Gusto ko lang makakaintindi. Pati si nanay tsaka si tatay nadadamay na. Sinasaktan sila. Pati sila problemado na. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Lalong-lalo na si nanay, hindi ka ba naaawa sa kanya? Kasi gusto ko lang na may makakaintindi sa akin. Sa atin. Pero ngayon, kung magagalit ka na naman at iisipin mo na pinapaalis kita dyan sa katawan na yan, huwag na lang! Huwag na lang nating pag-usapan kesa magkaroon pa tayo ng hindi pagkakaintindihan mo. Aamin ka na? Nagkakagusto ka ba ulit kay Diego, ha? Karamdam ko parang kami mga magnanakaw. Mga magnanakaw na ginagawa ang lahat para hindi ma-recover ng totoong nagmamayari yung gamit niya. Probability of maternity, 96.97%, madam! Yes! Tapos na panluloko nila sa akin ngayon. Isa ka pa eh. Kaya di ko makuha-kuha ang katawan ko dahil nakikiembal ka. Papatayin na kita parang muna yung kaluluwa sa katawan mo. Nakakaidibala niya na yung DNA tests. May pruweba na siya. Papel lang yun, darling. Sa puso at kaluluwa ni Griselda, si Geraldine pa rin ang nanay niya.